Good day mga kaibigan, nandito na naman tayo para sa isang unpacking ng in-order ko sa Shopee. So, in-order ko siya ng August 5, dumating August 7. So, 2 days, ang bilis. Ang company nga palang in-orderan ko is yung Gadget Hunter. Nag-recommend nito yung anak kong babae dito raw umorder ng mga products, especially for computer, cell phones, and etc. So, ang in-order ko nga pala dito sa Gadget Hunter is yung patungan ng laptop. Next stand, K2 compact folder laptop holder, and also yung 5-in-1 Type-C micro USB, yung kabita ng Type-C. So, in order ko siya nung tanghali, dumating siya ng 7 ng lunch. So, sipin yung bilis ng shipping niya. Ang gamit nito ay Shopee Express. Siguro sa last part, ilalagay ko ron yung company na nag-deliver kasi minsan nandun yung name eh. Okay, so let's start. So, naka-plastic. Good job sa seller. May plastic na siya. Naka-bubble wrap pa. So, yung bubble wrap niya, unlike yung isa kong video na nakita nyo, yung last video ko regarding dun sa ring light na binili ko, single wrap. Ito, siguro isa. Binalot nila ng todo. Ganda ng pagkakabalot. Nakakatuwa. Talagang secured. So, ayan yung first layer. Second layer. Tatlong layer. Tsaka mo makikita yung item. Ang galing. So, siguro, tama yung suggestion ng anak ko sa Gadget Hunter. Thank you Gadget Hunter for protecting the product that I ordered. So ito na yung OTG para dun sa Type-C. Kasi nga para dun sa cellphone kong ginagamit. Kung napanood nyo, I have that Huawei P30. So Type-C kasi yung connector niya. So kumuha ko nito para lang in case of I need to transfer data, dito ko nagagamitin. Kasi wala pa akong pambili ng memory card na mini. So at least yung mga iba kong memory card na micro memory, dito ko siya gagamitin, magagamit ko siya. And then ito na nga, syempre, ang highlight is itong patungan ng laptop. So you may see, ayan siya, next stand. Completely sealed. Nakakatuwa, galing. Compact portable laptop stand with adjustable height. Made in China. So, ayan siya. Kukunan ko rin ng picture to para sa dulo makikita nyo yung full details nito. And then, lalagay ko rin siguro yung pinaka product sa dulo at saka din sa details description kung saan yung mga order. So, since wala akong pambukas, gamitan ko na lang ng kuko. So I hope matuwa yung wife ko kasi nag-work from home siya. Shout out na rin sa misis ko, si Beng. Currently, ayaw niya akong panoorin, natutulog. Nandito kasi ako sa bahay ng anak kong babae. Tinulugan ako, ayaw niya raw makita nagbibideo. So abang tulog sila, ako naman nag-unpack. So ang galing, pati ito silyado. Ito nyo, airtight yung plastic. Umulan man, safe yung product mo. Kaya magaling. Magaling yung Gadget Hunter. Plastic na. Airtight pa. Wow. Ganda. So, ayan guys. Nilabas ko kagad. Naatap ako. So meron pa siyang foam dito sa loob. Ayan. Sorry ah. Nabuksan ko kagad sa sobrang excitement. So naka foam. Hindi siya gagalaw basta-basta. Tapos may bag. Yun ang maganda. Naka-bag. And then, sa previous video, kung makita nyo siguro, walang manual. Ito meron. Meron pa siya nito. So, maganda rito, may manual. Ayan. So, kung paano assemble, nandito. And then, yung likod, meron.
So, labas ko na lang muna yung product para matingnan natin kung buo. So, nakabag nga siya. Galing. Nakakatawa. Oops, may nalagla. Sorry. So, ito pa yung dalawa. May dalawang ganito. So, ayan na siya. So, kailangan ko na yung manual para assemblein. Eh, ang maganda. Ang galing. Ayun, kala ko wala. Kasi nakita ko kagad yung Chinese. Meron pala siyang English. Yun pala siya. So, good job it. Eh, since malabo ang inyong mata ng inyong tokayo, ang sabi, grasp daw yung ilalim. So, ito, ginrasp ko na. And then, i-open daw. Look, yun on. Grasp the skin, nothing, gently pull the skin base. Sana wag masira. Ayun! So, yun siya. And then, upwards, grasp, so hindi lang siya kailangan. Ngayon, saan ilalagay itong, itong dalawang lock pa lang to is, pasensya na, yung table ko eh, karton. So, ayan. So, ayan na yung item. Ang sabi is, ang hirap. Arc grip. So, ito raw yung arc grip. Itong part na to. Adjustable height. Ah, ito yung adjustable ng height niya. So, kung gusto nyong i-adjust, meron siya rito. So, pag yung bawa, yan. Itong part na to, may parang ano siya, locking mechanism na hirap. Ayan, oh. May locking mechanism. Kung i-adjust natin ang height, tataas natin. Then, paano ilalock? Ipindutin mo siya rito. So, yun ang pinaka-lock niya. Tingnan natin. Sumobra pala. So, nandito kasi, meron siyang... So, yan o. Pwede mo siyang itaas. Pag pinindot mo, then maglalock na. Then, kung gusto mong ibaba, pindutin mo lang siya uli, bababa na siya. Kasi meron siyang mga groove sa loob. Siguro pipicturean ko na lang yung groove na yon sa loob para pag pinepress mo to, bubukas. Then, pagka ibababa mo siya, bababa siya, then maglalock in place. Ayan, lock in place. Then, pindutin mo siya uli, bababa. Galing, maganda, maganda siya. Ito ngayon ang palaisipan. Kasi sa picture, nice spacer in arc grip for ultra thin and light laptops when it is needed. So kapag needed lang, ito yung last part na yun. Simple lang yung manual niya. However, yung laptop naman kasing gagamitin ni Mrs., hindi siya ultra thin. So, testingin lang natin siguro kaya may ultra thin para dun sa mga, let's say, mga MacBook, sa mga Mac, Apple. So, ipapatong lang pala siya talaga. Hindi pala siya, yan lang, ganyan lang. Ipinatong lang siya. So, ayan. Then, kung aalisin nyo to, atake nyo lang uli, di ba? Ang galing ko talaga. So, kung aalisin nyo rin uli ito, ganun lang. Ipapatong nyo lang para kung maliliit na laptop, maninipis. Kasi tingnan nyo, ang lapad nyan. So, pag nilagay nyo to, liliit. And then, siguro na i-adjust na pa ganun. Na-adjust pa to, guys. Nagsiswing. Ayan, no?
Depende siguro sa laptop na gagamitin. Since yung gagamitin ng anak, misis ko is Acer na laptop, not necessary siguro to. And then, meron siyang spring dito. Ipicturean ko na lang din para sa last part para makita niyo yung complete details. Nasaan na yung nalaglag ko? Ayun. Ito na siya. Comedy. Comedy itong part na to. So, tapos na tayo rito sa patungan ng laptop. By the way, guys, meron siyang rubber dito. Ayan. Dito rin sa kabila, may rubber. Ayan, oh. And then, construction-wise, kasi medyo pinuweras ako kanina, namuti yun dito. Kasi ngayon, plastic lang siya, guys. Made of plastic, hindi siya metal, ha? Plastic lang. So, if you're going to buy this one, be careful. Para lang safe. So, paano kung ngayon siya itutupay uli? Ah, ganun lang pala. Then, bubuksan mo, ganun lang din. Sa ilalim. Ganun lang. Diba, ang galing? Nakakatuwa. Happy. Happy customer. Thank you sa Gadget Hunter. Magandang product to. Hindi ko lang makuha pa yung laptop. Tulog si Mrs. eh. Then dito naman tayo. Sa OTG. Mamaya tetestingin ko na lang kung kaya kong mag-transfer ng files from my cellphone to this one. OTG is which is smart. Marami siyang ports, guys. Eh, oh. So, unahin natin isa-isa. First one is the USB port. Then, yung nasa ilalim niya, right directly below it, is yung memory card, SD card. Ito. Ayan, SD card. And then, this one is yung micro USB. Ito nasa ibabaw. Paano siya lalabas? Micro USB. Ano nakalagay? Wala kasi siyang manual, guys. So, pwede rin siya sa mga ibang cellphone at Android. Pag-aaralan ko na lang paano mapapalabas yung micro USB. Eh, wala. Wala kasi manual. And then, this one is for the Type-C. Ayan. Type-C siya. Ito, hindi ko pa alam yun. Ayan, if you can see. Ayan, taga. So, if you can see, ayun, maano siya. Meron siya sa loob na Type-C. Kailangan nalang pag-aralan paano lalabas yung Type-C. All you need to do, meron siyang parang, ayun o, sa ilalim. Atakin mo siya para lumabas tong Type-C connector. So, subukan natin gamitin dito sa isa kong cellphone, which is Type-C. So, ayun. Pasok. And then, humingi siya kung i-reverse charging kasi may capability tong cellphone kong isa, tong Asus M2, kung since 5,000 to, pwede niyang mag-transfer ng battery life to another cellphone. So, hindi ko naman siya ganun. Kasi nga OTG to, i-re-read niya siguro. So, good job, seller. Working. So, ito siya. Then, paano ko siya ibabalik? Pipindutin lang siguro sa ilalim. Ayun na nga. So, para makuha nyo siya, ha, to push nyo dito sa ilalim na to, para umangat. Ayan. Umangat na. Then, atakin nyo lang sa ibabaw.
Para i-close nyo naman siya uli, pipindutin nyo yung part na yon, yung kulay blue, para lumubog siya. Kasi kung pupush mo siya, hindi siya lulubog. May parang locking mechanism siya. Ipicturean ko na lang din sa last part para makita nyo. Pupush nyo siya ng konti. Ayun, there you go. Pasok na naman siya. So nakakatawa, simple gadget, pero malaking tulong. So for this one, it cost me 199. Untik na akong madulas, dollars. 199 pesos. And then for this one, this is 549. So all in all, 733, including shipping. So thank you sa Gadget Hunter for protecting all the products that I ordered. Very, very, very thankful ako kasi ang ganda ng packaging nyo. What I'm going to do right now is rate them. Bibigyan siguro silang 5 star for delivery, 5 star for packaging, 5 star for the products that they sold me, 5 star for yung delivery guy na nag-deliver nito. Why? Kasi at around 10 o'clock in the morning, he called me asking if I'm in the house. So I told him, yes, I'm in the house. Why? Who is this? This is, ano nga ba yung name niya? Nakalimutan ko nandun. This is from Shopee and I'm going to deliver the product that you ordered from Gadget Hunter. Oh, sure, sabi kong ganyan. I'm in the house. Don't need to worry. I'll be waiting for you. So siguro galing pa siya sa warehouse at around 12, nasa 11:30 lang yata, nasa bahay na siya. So salute dun sa rider because I'm a rider as well. Kahit na makulimlim ang panahon, knowing na tag-ulan ngayon, dini-deliver niya pa rin. Kaya sinabihan ko na lang, be careful sa pagtakbo, sa pagbiyahe, kasi nga, madulas ang daan. So that's it guys. I hope you like this simple video. And subscribe to my channel. Okay? Bye-bye. Thank you.